sa Urdaneta City is adjust na nato na most cleanest city in Region 1. In fact, twice na po at hindi po natin maiwasan na dumagsa ang mga turista rito. Ano ho ang preparation or program na ginagawa ng IMPAC? Ang aming binibigyan ng pansin ngayon yung aming development ng bagong Bagsakan market for the vegetable market na from, yung sabi ko, from Region 1 ng mga province, dito dinadala yung kanilang kalakal. So, lumiliit na yung lugar namin. So, yung aming dating auditorium na open, it will be already converted to a Bagsakan market na purely agriculture products lang. So, ongoing na ho ba yung construction? Yeah, it's ongoing. Ginagawa na yung drainage. Because, sabi nga, the Urdaneta, we have the trading center of agriculture products in Region 1. Mm-hmm. And it's the gateway to the north, papuntang Manila. Yung aming location is maganda, kaya maraming mga negosyante dito din ako. Kung ang Dagupan ay dinideclare na lang bangos capital of the world, ang Villasis ay Talong, ang Benalo ay Sipot Capital, ano ang specific naman dito, Mayor? Well, para sa amin, parang meron na lahat yan. Gitna kasi nasa center kami. May yung mga bangos from Dagupan, dinadala sa Urdaneta. Pero kung vegetables, kami yung pinakamarami from the region. So, hindi sabihin, dito rin ang taniman o dito lang ang Bagsakan? Maraming taniman because ngayon nga at nakikita nilang web di Bagsakan, karamihan ng mga backyard minsan nakakonvert na sa commercial na ginagawa nila. For example, yung meron na silang taniman ng mga ilang hektarya ng yung malalaking ampalaya. So, kasi nandito nga yung ating Bagsakan market. So, natututo na silang magtanim para gawing business dalhin dito sa mas malapit. Sir, itong summer naman, meron bang ano rito, mga dumadayo rin turista sa inyo doon, sir? Well, hindi gaano, but it is the way going to the tourist spot in the province. At, yeah, we are now known as the cleanest city, kaya nakikita nila na malinis ang lungsod. Pero yung ibang mga turista, at alam mo na mahilig sila, they are taking pictures, so titignan nila yung aming cleanliness sa city. This is considered a crossroad, Mayor. Siyempre, usually yung papuntang north, dito rin dumadaan. We have noticed that you have effectively managed yung traffic in Urdaneta City. Yung traffic natin, ako naman yan, the stoplight, if you will notice, may timer na ngayon. So, kung there are some time na medyo heavy traffic, wala po tayong magagawin. Talagang dumarami yung naiipon yung sasakyan. Hindi naman yung napaka-traffic, talagang napakaraming tao na lahat may sasakyan. Na-acquire nyo na rin yung budget, which is more than 500 million. In fact, na-cover ko na rin. Nandun tayo sa sangguniyan panlalawigan. Sir, ano ho yung mga paglalaanan nyo? Well, for that, yung 20% annual development fund for the barangays, for the request of the repair of the schools, mga farm-to-market roads na hindi pa nagagawa. At usually, yung mga irrigation system ng ating mga farmers na pwede natin i-repair na konti. So doon, meron ho kayo parang nilakihan nyo ba ang allocation? Meron kayo yung tangi sa barangay? Allocation is the same kasi nga nabawasan kami ng deduction from the IRA. Kaya medyo limitado ngayon yung galaw namin. But at anyway, meron pa rin funds for them sa barangay na para magagamit. So it is an income na talagang pinag-aralan mo kung very careful how to spend it properly. Nararamdaman niyo na ba yung epekto, sir? Oh yes, of course. Nawala kami ng 3.6 million a month. Mm-hmm. So, paano yan? Malaki yun. Paano yun? So, anong measure ngayon? So, we have to double up our collection in the market at kung paano local income na maitaas natin. Mm-hmm. Kaya, katulad nung ating Bagsakan, maraming pupunta rito. So, makakatulong yan. Diyan sa inyong Bagsakan, Mayor, sino ang mga pwedeng mag-trade dyan? Well, everybody. As long as you have vegetable agriculture project, you could bring it there. Maraming traders
pupuntin at then meron namang sasalong bibili and they bring it to Manila. Okay. And nearby provinces din. Kumusta na ho ang operation ng inyong landfill ngayon? Well, diyan pa naman. Wala pa naman problema. Dumami na ho ba yung... Still, may pipindi pa nga. Because maybe, siguro yung ibang LGU, hindi nila kaya yung price siguro, kaya gano'n. Kasi merong certain limit of the tons na babayaran. Sir, lastly siguro, since ito ay talagang booming na order nito, kumusta naman ho ang peace and order nito? Well, yan ang tinitignan natin parati. Tignan natin ang peace and order. Kaya minsan nakakagulo because yung poverty may konting hindi hirap ang buhay. Maraming konting nakawan, kung ano-ano. Hindi lang naman sa Urdaneta. We would like to know from you, since summer, yung inyong training center, which is free, is it operational? Operational yan. Nag-increase ba ang enrollees natin? Medyo nag-increase. Kasi walang hirap eh. Kaya free naman yan. Okay. In terms of mga course na offer din, may nadagdag po? Same pa rin. Same pa rin. Baka may panunawag. Anyway, thank you very much. Ako yung nagpapasalamat sa kababayan ko sa Urdaneta. Sa lahat ng tao na nakatira sa Urdaneta na ang sabi ko, ang Urdaneta para sa amin lahat. Ang Urdaneta ay para sa mga mamayan ng Urdaneta. Kaya suportahan natin lahat ng programa ng siyudad ng Urdaneta. Thank you po. Thank you.